papasok hanggang gate lang tayo, ano. Ayun, hello. Kung saan natulog si Andres Bonifacio. Ayan siya, oh. Pag-aari ng mayor dito. Mayor, baka naman. Ayan. Okay, so another lumang bahay mga kaisupero na halos katabi lamang ng municipal hall ng General Trias. So eto lang siya. Okay, diretso lang tayo dito mga kaisupero. So mula dito mga kaisubero, makikita natin itong bahay kung saan natulog si Andres Bonifacio. Ayan siya, oh, yung bahay na yan. So one night lang naman na nag-stay siya dyan sa bahay na yan. And itong bahay na ito is hindi na ito yung original. So remodeled na itong bahay na ito. Pero merong ano, may historical marker dyan sa pinakababa ng bahay. Halika, lapitan natin. Pero ito naman yung bahay kung saan nagstay si Andres Bonifacio ng isang gabi. Pero ito remodeled na siya, hindi na ito yung original. Ayan. Ayan, oh, andito yung historical marker niya. Parang nagkaroon na rin. So, ganyang size din. Ano yan dito? Yung footprint ng lumang bahay, kinuha rin, di ba bro? Ito. Ito yung footprint ng lumang bahay. Ah, ito one po. Ah, ito. Ito, dugtong na to, no? Ah, ito dati, wala ito eh. Oo. Okay, so itong bahay na ito ay private owned, mga kaisubero, hindi siya open for public. Pero kung pupunta kayo dito, gusto nyo makita yung bahay or pwede kayong pumasok hanggang dun sa mismong loob ng gate, inaalaw naman nila kayo gaya ng ginawa nila sa atin, ano? Ayan. So dito lang tayo mga kaisubero kasi meron ding isang lumang bahay dito sa may kaliwa natin. Ayan, oh. Another Spanish era house, ano? General Trias Civic Center. Ayan, oh. This is the house.
Parang kahit sa ang lugar ako magpunta may Alpha Mart, ano? 'Di ba? Ang ganda ng bahay, mga kaytsubero. Ayan. 'Di ba? Okay, so mula rito makakita pa rin tayo ng lumang bahay. Ayan. Okay, so doon tayo galing ano, andun yung simbahan. So pag nandito, akala mo maliit lang siya pero hindi, hanggang doon pala siya oh. Ayan. So napansin nyo ba mga kaijubero, malinis ang mga kalye nila rito. No? Maayos yung kalsada. Yung daanan ng tao maayos. Ayan, di ba mga kaisubero, napakalinis ng kalsada nila, no? Nakakatuwa. Ayan. So mula dito sa kinakatayuan natin, may historical marker. Diego Mojica. Marami namang mga well-maintained na bahay dito sa General Trias, ano? Pero iilan lang yung nakita natin na hindi masyadong na-maintain. Ayan. Tapos, meron pa rin ito mga kaytsubero. Ayan, oh. Ayan siya mga kaytsubero, nasa may kanan natin. Kita nyo ba yan? Ayan siya. So buti na tsempuhan ko yung gwardiya dito sa bahay na ito. Ayan, so bumalik siya para i-check kung ilang taon na itong bahay. Kasi may nakasulat daw doon nakaukit. Ayan. Ganda oh, tingnan nyo naman yan. Oh. Okay, so nakausap ko na si Kuya, yung gwardiya. Ito ay bahay ng mga Ferrer. At itong bahay na ito ay itinayo 1933. Ayan. Kaya lang hindi daw talaga sila nag-aalaw na ng mga tao sa loob ng kanilang bahay kasi they are very private people. Ayan. So bahay ng ano, pag-aari ng mayor dito sa General Trias. So kailangan pa natin magpaalam ano kay mismong mayor. Mayor, baka naman. Ayan. Okay? So hindi lang sa Manila maraming spaghetti ha, kaya wag niyo na lang pansinin yung mga wiring dito. Ayan. Okay, diretso lang tayo and labas natin sa mismong simbahan. Wow.
Nice house. Diba? Maraming mga well-maintained na lumang bahay dito. Eh, ito pa. Oh. So, samahan nyo lang ako ha. Lakad lang tayo, diretsuhin lang natin ito. Tapos dito sa may kaliwa natin, ang ganda ng bahay, ang laki. Kita nyo yan? Yan o. Ganda. Oh. Diba, well maintained. Very nice house. Kita nyo naman. Oh. Okay, so kumatok ako sa gate and nagtanong ako, syempre in a nice way, syempre, diba? Na tinanong ko kung kailan itinayo yung bahay. And syempre, nagpakilala muna tayo bago natin ginawa yon. So, itatanong daw muna sa may-ari, balikan daw ako, kaya antayin natin, ano? Ayan. Okay, so, nakausap ko na and lumabas na yung isa sa mga nagbabantay dito. Ayaw daw ng may-ari, ayaw magbigay ng any information about sa bahay. Ayan. So, doon sa mga kababayan natin na taga rito, baka familiar kayo sa bahay na ito, share nyo naman sa amin kung anong taon itinayo ang bahay na yan. Ayan, syempre nire-respeto din natin yung mga may-ari na ayaw magbigay ng mga information. And sobrang nakakataba ng puso and napaka-humble talaga ng ibang mga tao na nagbibigay ng mga information about sa kanilang bahay. And ang pinaka nakakatuwa ay pinapatuloy tayo sa kanilang bahay. 'Di ba? Nakakatuwa lang talaga. Kaya pasensya na kayo kung meron tayong mga bahay na hindi napapasok. Ayan, pero kahit papaano naman, 'di ba? Nakakapasok naman tayo ng ilang mga lumang bahay. Ayan. Okay? So ito yung pinanggalingan natin. Ito yung bahay na nakita natin kanina. Ayan. So halos inikot ko lang itong kalsada na ito. Diretso lang natin tapos tumagos lang tayo dito sa kabilang side. Okay? So eto si General Mariano Trias. Ayan, so hindi pa tayo tapos mga kajuwero kasi meron pa tayong pupuntahan na isang lumang bahay, well-maintained, well-preserved. Ayan, lakad tayo dun sa dulo mga kajuwero. So nadaanan ko lang to kanina. Papunta rito. Sabi ko, balikan ko nga ito. Eto siya mga kaytubero. Pero wala siyang historical marker dito sa labas eh. Kaya hindi natin ma-recognize kung kanino yung bahay. Ayan o. Eh, lapit tayo. So may nakatira daw dito sa bahay na ito. Pero hindi tayo papasok. Hanggang gate lang tayo. Ano? Ayun. Hello? Okay, so pinayagan tayo ng may-ari na mag-video dito sa loob ng bakod nila. Pero hanggang dito lang tayo. Kasi siya lumabas, kakain daw, magbe-breakfast. So sabi niya, sige, mag-video lang daw ako dito sa harapan ng kanilang bahay. Pero hindi na tayo papasok, ano, kasi baka mamaya matrespass pa tayo. Dito lang tayo.
Ayan. So ang bahay na ito, mga kaisubero, ay itinayo 1933. And talagang makikita nyo, well-maintained ang bahay. And nakikita nyo, napakaluwag ng ano nila, property, no? Lawak. Diba? Ayan. Very nice house. Ganda, no? Nakakatuwa talaga. Alam nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo na may mga bahay tayo na napupuntahan, hindi tayo nakakapasok kasi ayon ng mga may-ari. May mga may-ari naman na pinapayagan tayo sa kanilang loob ng bahay. May ilang may-ari naman na, kita nyo, pinapasok tayo dito mismo sa loob ng gate kahit hindi sa loob ng kanilang bahay. Ano, kaya nakakatuwa talaga. Diba? Okay, so ulitin ko lang, ano, ito yung bahay ng mga Mota family o Mota Ancestral House. And so maraming salamat kay Sir Walsy na inalaw tayo na mag-video sa loob ng kanilang bakuran. Ayan. So alis na tayo, mga kaisubero.